Hi! Welcome to My Mommy's Vlog! So guys, ako muna ngayon ang host kasi Mother's Day. Tsaka may sakit si Mommy ngayon. Sa mapakiramdam niya guys. Kaya ako na lang muna mag-host na ito. Pero kahit may sakit siya, gagawin pa rin namin tong video na to. Kailangan kasi Mother's Day! Ang gagawin po namin ngayon ay mag-Q&A po kami na mga hindi ko pa po natatanong sa kanya. Let's welcome Mommy! Oh, gosh. Sige, may mga itatanong ka ba sa akin? Makikinig ka ba? Ayan, oh, sige. Tanong mo na. Ano yung mga itatanong mo? Question number one. Okay. Ano po ang most unforgettable moment mo sa amin dalawa ni Kuya? Ang most unforgettable moment ko sa inyo ni Kuya, of course, nung pinanganak ko kayo. Lahat naman siguro ng mga mommies, yun ang unforgettable moments, di ba? Nung pinanganak kayo. Nung una kitang makita, nung una kong makita ang Kuya. Yun, syempre. Never ko makakalimutan yun. Inom po tayo. Maligam-gam na tubig sa kanya, ano, hot choco. Okay, number two. Kanino ka nahirapan sa pagpapanganak or sa pagbubuntis sa aming dalawa ni Kuya? Sa pagbubuntis, kay Kuya kasi wala akong work noon. So, Disney Princess ako noon. Tapos sa'yo, may work ako noon. So, araw-araw pa rin ako nagbabiyahe. Tapos, araw-araw pa nga, nagmamotor pa rin kami ni Kuya. Tapos, last day ng pag-turnover ko noon ng mga work ko, kinagabihan, pinanganak kita. Eh, parang hinintay mo lang na matapos ako sa mga gawain ko, tapos lumabas ka na. Tapos, sa panganganak, eh, ikaw mabilis ka lang eh. 10 minutes, and then ka na. And yung paglilabor ko sa'yo, hindi ganun katagal. Alam mo yun? Paglilabor, yung parang hinihilab. Basta parang humihilab yung chan ko na napakasakit, parang gano'n. Kuya naman, ang tagal. Ang tagal yung paglilabor ko kay Kuya, parang 24 hours. And then sa delivery room, parang 4 hours kami kasi nahirapan ako kay Kuya. Siyempre, first baby ko yun. Tsaka bata pa ako nun. Hindi ko naiintindihan kasi bata ka pa. Question number 3. Okay. Ngayong medyo malalaki na kami dalawa ni Kuya. Okay. Ano ang namimiss mo sa aming dalawa? Yan yung dalawa. Siguro nung time na simpleng yaya ko lang na mga anak, Jollibee tayo, ganyan. Si Kuya, magkukumahog na yan. Nasama talaga yan. Tapos, ikaw din. Ayan, parang simpleng kahit mga picnic-picnic lang tayo, di ba? Kasi hindi naman tayo magastos talaga. Simpleng picnic lang. Nababuo tayo, si Kuya, lalo si Kuya. Ngayon kasi teenager na si Kuya, kaya minsan hirap nang yayain. Yan, yung mga namimiss ko. Kaya kapag ka, namimiss ko yung mga ganun part, pinapanood ko yung mga videos niya. Tapos sa vlog ko, yan, favorite ko to. Yan, di ba? Alam mo naman yan, di ba? Kapag namimiss ko, lalo na ang Kuya, pinapanood ko talaga yan, guys. Question number 4. What is your biggest sacrifice for us, Mommy? Kay Kuya, biggest sacrifice ko is lumaki siya na hindi ko kasama. Kasi sinasamahan niya yung lola niya. Hindi nagagalaman talaga sa kanya since birth. Malapit talaga siya sa mama ko, kay Mama Christy. Ayan. And sa'yo, Diyos ko, ano pa ba? Di yung give up ko yung work ko para sa'yo, anak. Kasi wala nang mag-aalaga sa'yo, ganyan. So, ayan, give up ko yung work ko. Are you happy? Ako hindi masyado. Joke lang. Question number 5. Okay. What is your greatest fear naman, Mommy? Greatest fear? Greatest fear ko yung ano, yung balang araw, iiwan nyo na kami ni Papa. Yung tapag someday, naiyak tuloy ako. Yan kasi yung pinakayo kong tinatanong. Yung someday, ito pa rin yun yung mga pangarap niyo. Tapos, yung mga ganitong moment natin, wala na. Kaya ngayon, kahit sibling,
pupunta lang tayo sa park. Kina-treasure ko kasi someday, kanya-kanya na kayong mga gagawin. Saka, ayaw nyo na rin kami yung kasama. So, yun yung fear na bawat parents. Yung, ayan, yung magfa-fly high na kayo. Aim high. Hindi naman namin kayo pwedeng pigilan kasi aabotin niyo yung dreams niyo nun eh. Diba? So, hindi naman kayo pwedeng pigilan. Andito lang kami to protect, to guide. And ikaw, lalo ka na, mamimiss kita kasi mas tayo yung lagi magkasama. Yan, si Eril kasi nakikita niyo naman siya yung lagi kong kasama. And ngayon lang kami nagkaroon ng dynamics na mag-ina. Minsan para lang nga kami magtropa, di ba? Pero alam ko na someday aalis din si Eril. Gagawin niya yung gusto niya. Gusto ko lang, ayan, ito pa rin yung mga pangarap. Yung greatest fear ko, kaya aga ganun, strong ako, strong kami ng papa mo. Para iwan niyo man kami, okay kami. Okay. Question number 6. Okay. Mommy, lastly, okay. Ano yung dream mo para sa aming dalawa ni Kuya? Ang dream ko lang sa inyo, bukod sa matutupad niyo yung mga pangarap niyo, kung ano man yung pangarap ninyo, gusto ko lumaki pa rin kayo na may takot sa Diyos, mabuting tao, kasi kahit na anong yaman niyo, anong wealth yung makuha niyo, kung nakuha niyo yan sa in a bad way, hindi pa rin kayo magiging masaya. Gusto ko lang maabot niyo yung mga pangarap niyo, pero masaya pa rin kayo. Yun lang naman. Lahat naman ng mga magulang, yan ang pangarap para sa mga anak. Tsaka kapag nagawa nyo kasi yan, fulfillment din kasi sa amin yan. Super proud kami. Ang papa mo. Ikaw, may tanong ka ba sa amin dalawa ni Kuya? Eh, di ko naman matatanong si Kuya kasi wala naman dito. Ikaw? May tanong ka ba sa akin? Gusto ko lang itanong na proud ka ba na kami yung parents mo kahit na hindi naman namin lahat nabibigay sa inyo. Simple lang naman yung buhay natin. Proud ako kahit hindi tayo mayaman. Kahit hindi nabibigay kagad yung gusto naming dalawa ni Kuya. Ang mahalaga kayong parents ko. Kasi kayo nagsakripisyo para sa aming dalawa. Mahal ko kayo na Kuya mo. Sana na-appreciate yung mga ginagawa namin. Wala na ang papa mo, wala na ang papa mo, diba? Kulang na lang, ito may rin sa kalsada para lang ma-provide yung mga kailangan niya. And sa'yo anak, basta ingatan mo lang yung sarili mo. Babae ka eh, kaya minsan meron tataka ka, mami, bakit kay kuya, papayag ka, bakit sa akin hindi? Babae ka kasi anak eh, kaya nga ako napilitan na mag-quit sa work ko kasi gusto ko itang maprotektahan. Maraming work eh, marami akong pwedeng makuha ang work. Pero pag may nangyari kasi sa'yo, wala na, hindi ko kakayanin yan. Pasensya ka na kung minsan mahigpit ako. Hindi mo ako sobrang higpit, di ba? I'm just a cool mom. Ayan, so, mahal na mahal kita, mahal na mahal ko ang kuya, mahal na mahal ko kayong dalawa. Pero, hindi ko kayo pipigilan na abutin niyo yung pangarap niyo kung it means na lalayo kayo sa amin o mapapalayo kayo sa amin someday. Habang tinutupad niyo yung mga pangarap ninyo, okay lang. Basta importante mag-ingat kayo palagi at laging magiging humble lang. Okay. Humble lang. Yeah. Ikaw, anong message mo? Last message mo for me. Sana maging healthy ka. Sana gumaling ka na dyan sa sakit ko kasi may lagnat ka. Tapos sinisipon ka tsaka dinuubo ka. Ang message ko din kay Papa, sana mag-ingat siya sa pag-drive niya kasi madaming taong na-aksidente ngayon. Mm-mm. Kaya sana gabayan siya palagi ni Papa Jesus. So, yun. Maraming salamat. And sana nagustuhan niyo itong Mother's Day special namin. And sa mga parents dyan, lagi niyong tatandaan na hindi naman porque
mahal na mahal natin yung mga anak natin, eh kailangan nating sobrang higpitan. So, mapapakita pa rin naman natin sa kanila yung pagmamahal natin kahit na di natin sila sobrang hinihigpitan. And, yan, iba na yung panahon nila ngayon. So, ako kasi ang dynamics namin ni Eril, eh, kapag ka, may problema siya or ano, papakinggan mo siya. Ano siya eh, sobrang ibang-iba siya sa akin. Kasi ako nung bata ako, hindi ako ganun ka-open. Pero si Eril, open lahat. Pero nagugulat ako. Halos lahat sinishare niya sa akin. Kahit yung mga bagay na, oh, hindi ko mo tinatanong, yung share niya pa din. Ayan, so, dapat nandiyan pa rin kayo for them. Listen to them. And, huwag nyo silang palaging pagalitan. Basta makinig kayo sa kanila kung may hinihingi silang opinion or kung may hinihingi silang gabay, yun ibigay nyo sa kanila. Eh, hindi dapat natin sila tinuturing na anak ka lang. Yan, dapat kami ang masusunod. No, hindi dapat ganun. Respect pa din. Kung ikaw, kung mali ka as a parent, mag-sorry ka dun sa anak mo. Yan, so, ganun kasi yung dynamic namin ni Eril. And, ayun, sa mga anak naman, obey your parents, pero alam niyo rin na kung mali yung pinapagawa, edi huwag nyo sundin. Pero, mga ano ngayon, hayang sa mga nakikita nyo sa social media, hindi kasi lahat ng nakikita nyo sa social media is totoo. Maging magalang pa rin kayo. And, yung mga nakikita ko kasi sa social media, parang masinasagot-sagot yung parents, ng ganyan, na feeling ng iba cute, sa akin hindi cute. Kahit na ganito yung dynamics namin ni Ella, na para kami magtropa, hindi ko pa rin hinahayaan na lumampas siya doon sa ano boundary. Diba? Hello the bell. Ganon. So, yun. Magkaroon lang kayo ng ano, magandang dynamic sa mga anak ninyo. And so, ayun. O, diba? Ang ginagawa. Maraming salamat sa panonood ng vlog namin. And, ikaw pala ang host, siya pala ako mag-aana. Yes. Please. Please like and subscribe. My mommy's YouTube channel. YouTube's and channel? Ang dami. YouTube channel. And don't forget to click. Forget? Don't forget to click the bell button to be updated to all of my... To be? Mommy! To be updated to all of my mommy's new video. Wait! What? Di ko patapusin ito. Akong card, guys. Oh! You are... Ang baligtad eh. You are the best, my boy. Thank you, Anna. Happy Mother's Day to me. Thank you. I love you. Taguin ko din si Papa ng ganyan. Sa Father's Day. Bye-bye.